Mga bossing. Ayan, good morning mga bossing. So, share lang natin itong ating new project, no. Meron tayo ditong mga bossing na isang old speaker series ng Daiichi. Actually, old na talaga 'to. Pero itatry natin kung a regular woofer lang 'to eh, pero gagamitin natin siya sa woofer at ilalagay natin sa RCF box. Okay, didosi lang siya. And ito yung mga lumang ano, yung mga unang release pa nila, no, after MRP. So PPW series. Okay. So ano siya, polypropylene woofer. Itong cone niya, yun yung polypropylene. Okay. And then yun lang, 250 watts max ang kanyang power sa 8 ohms. So ayan yung ganyang build. Luma na talaga to mga bossing. Ito yung after nung MRP series eh. So PPW 12S-I. So, yan. Professional series nito. Ito no, nung mga panahon na lumabas siya. Yan. So, pwede naman itong gawin sub. Kasi, ayun nga, yung kanyang cone at yung kanyang rubber edging ay makapal. So, kayang-kayang patunugin ng, I mean, kayang-kaya siyang gawing subwoofer. Although, ang impedance niya is 8 ohms. Ayos na rin yun. Walang problema rin, mga bossing. So, kaya nga, ititesting natin kung maganda ang kalalabasan. Di, very good. So, ito yung kanyang front cone. Medyo luma na, pero nilinis ko lang siya. Ayan. Iba talaga pagka ang cone mo, eh, ano, hindi yung regular na karton. Kasi mostly, karton lang yun eh. And then, yung kung hindi siya karton, nilalagyan siya ng fiber. Pero cardboard pa rin na makapal. Pero ito, hindi nga siya. So, maganda yung kanyang cone. Ayan. Naririnig nyo naman eh. Kung alam nyo yung technique din sa speaker, kung sa tingin nyo eh, magiging malakas ang bass. Ayan, ito. Tapos, yan, yung mga edging na yan. Doon nyo malalaman na maganda yung kanyang quality. Ayan, tingnan nyo yung laro nyo. Diba? Considering luma na itong mga bossing ha. So, ayan. So, tignan natin kung anong kalalabasan bago nilagyan natin siya sa RCF na box. Okay. Didosi lang siya, pero yakang yaka yan. Kung si KS12 nga hataw talaga eh. Konti lang naman diferensya nila kasi si KS12 300 watts. So, ito 250 watts each. Tsaka, ang rated power nito mga bossing, RMS ha. So, unlike dun sa mga iba, kasi professional series nga nila to noon lumabas to. Parang ito yung mas, counterpart nung kanilang X-Sub na Daiichi rin. Yun, counterpart yan. So, yun nga. Tingnan natin kung anong maging kalabasan ng ating gagawing project. So, mas maganda kasi sa, sa RCF kaysa ilagay natin sa MCB to. Sa tingin ko, mas maganda siya babayo sa RCF na box. So, let's see kung matapos na po natin ang project niya. So, mamaya pa lang to pipikapin ni batang si Bosia natin. At tignan natin kung ilan days matapos yung box. Project lang, testing. Malay nyo naman, di ba? Kasi hindi nga natin malalaman kung hindi natin susubukan. Tsaka isa pa nga mga bossing, itong series na to ay kumbaga anong mga panahon na inilabas yan, nasa top of the line ng kanilang mga aftermarket speakers. Siyempre, Daiichi, basta original lang. Wala tayong problema. Wala naman na make in ng Daiichi sa tingin ko. No? Okay, so paano mga bossing? Let's rock and roll.